Dati po dun sa Mount Bulusan. Asan po yung pinaka Mount Bulusan? Mamaya po pagdating ni Sir, i-orient ko po kayo sa 3D map para malaman natin kung nasaan portion si Mount Bulusan, ano? Tsaka kung paano nakit si Bulusan Lake, kung paano nagkaroon dito ng leak sa taas ng bundok. Okay po. Kasi nasa taas tayo ng bundok. Nasa taas. Oo nga, pataas siya eh, pataas. Nasa ang elevation niya, nasa 335 meters above sea level. Kasi karamihan na lake, nasa kung siya, nasa level ng lake. Bulusan Lake. Hindi, itong way na to. Mag-ubat, pero kami gawin, ano, we're going on vacation. Papunta kami ng Bulusan Lake. Yeah. Torsogal. Kasi brand out na naman eh, so mag-road trip lang kami. To Bulusan Lake. Nadaan na namin ang gubat ng Barcelona, tapos Bulusan, hindi Busan. Bulusan. Bulusan. Oh nga, Busan. Korea nga pala yun. Busan Lake. Bulusan. Ano ba yan? Bulusan. Eh, well, nakarating na rin naman ako ng Busan, Korea. At saka Seoul. Ngayon naman, dito kami sa Bulusan Lake. Source ako. Ang ganda dito kasi walang traffic. Oh, tanyo. Tricycle. Puro puno lang ang makikita nyo. Ayan, dito. Dito sa probinsya. Ang fresh. Summer na, pero hindi pa naman talaga totally sobrang init. Pasok pa lang ang summer dahil mamal na araw na. March na ngayon.
ito mas mataas siya. Mataas, so. Saka ito yung kakaibang lake kasi pagdating lang yung summer, mas malalim siya or mas mataas yung tubig niya. Ikumpara doon sa mga raining season. Kasi karamihan na lake, pag raining season, mababaw. Kasi mainit. Ito baliktad, mataas siya. Mataas naman. Saka ito rin yung dam ng tubig po doon sa bayan ng Bulusan. Yung iniinom doon, dito po nagagaling. Okay po. Kaya iniiwasan namin na huwag magdumi o huwag mapuyutan. Tama. Totally, marami din tilapia, no? Totally free fishing dyan. Kahit kagal yung guest, pwede mag-fishing, pwede no? Din, ha? Pero dapat may dala kayong fishing rod. Kasi wala pa kami available na pinaparentahan. Maganda siguro kung may mga rentahan na kayo. Tapos may mga cottage-cottage dyan. Yung totally dyan sa dulo, meron po doon. Meron. Mga cottage area or mga... mahilig mag-fishing dun, totally dun sila po. Opo. Pag magsakay po dyan sa balsa na yan, magkano po sa yung ganyan? Sa totally kaan po yan, per head, no? Pag ganito karami, mga... 15 hanggang 25% capacity noon, nasa 1,000 or 1,200. Okay po. Pag kunti lang, 6 or 7, nasa 800 po ang payment po. Ayun pala. Meron naman kami dyan, yung boat. Yung, anong tawag po dyan? Kayak po ba yan? Kayak? Yung maliit kayak. Maliit po, kayak. No? Meron kami dyan boat, ito, yung malaki. Ngayon, alis na yun. Limahan po yun. Limahan. Ang payment po doon, 600, may kasama ng dalawang paddler. Balik na kapag nalang po kayo doon. Ikot ko ng ulit na sa 30 minutes po. 30 minutes. Safe naman po ba sumakay sa dyan? Safe naman po yun kasi total wala naman po siyang current. Wala na. Saka yung taga-sagwa namin, mga expert naman po yun sa wasa. Ayan, para gusto niyo sumakayo, pwede kayo. Makikita sa dulo yung endemic na flower dito sa Pilipinas, yung tinatawag na jid vine or tayabak. Yung sa 5 piece yung bago nakapicture. Yan po. Meron dito. Takot kasi ako sa tubig eh. sa ganyang dagat-dagat. Pero picture lang tayo. May mga papasok pa po pa yan. Totally, may tuloy niya paikot yun. Umpisa rito yung dyan, nag-umpisa, yung dyan po, papaikot siya. Paikot po siya, tapos ito pang laman. Yun, ito pala ang entrance, tapos paikot. Mga ilang, may isang oras po ba siya? 1 hour, depende po sa lakad. May isang oras din pala. Pag mabilis maglakad, mga 45 minutes lang dito lang. Kasi nakakatagal lang naman yung mga poor picture. Apo, tama ho. Picture-picture, ayun. So, lakad kayo, mga isang oras, depende daw sa lakad. Siyempre, picture-picture pa. Kasi nakatagal lang din yung mga... Ito ang... mga Bulusan. Ayun, ganda. Ito yung 3D map ni Mount Bulusan. No? Ito yung green, ibig sabihin, ito yung forest. Ito yung nasasakupan ni Mount Bulusan. No? Totally dyan, walang nakatira dyan. Walang bahay. Karamihan lang dyan na naninirahan mga wild animal. Sa ngayon, nandito lang tayo sa maliit na portion na to. Ito po yun. Dito tayo galing kanina, yung binahin yung packet dito na nasa 1.7 kilometers. Ito siya. Ito yung Bulusan Lake yun. Yung tubig niya, may lawak siya nasa 16.42 hectares. Yung tubig lang po yun. May lalim siya nasa 78 feet or 26 meters. Ang gitna. Ang lalim niya, parang paan siya, parang pahaba siya, parang creek. No? Umpisa rito, hanggang dito yung pahaba niya. Pangalawang lake, ito siya, yung Agingay, likong tawagin sa amin. Agingay. Nararating yan by mountaineering, yung mga mahilig mag-akit sa Mount Bulusan. Mountaineering. Dyan yung campsite. Pero ang tubig dito, ma'am, totally tubig ulan lang. Pero maganda sana kasi mas malaki yan kisa dito. Pero mababaw lang siya. Malinaw naman po. Malinaw siya. Mas malinaw kung part dito. Pag ganitong raining season, mayroon siyang tubig. Pero pagdating lang summer, totally natutuyo siya. Hindi kagaya nito na may sarili siyang bukal. Doon sa dulo, may bukal po siya doon. Yung pangatlong lake, yung pinaka-crater po ni Mount Bulusan. Pulsya yung linilipad ng hangin isang pupunta. May taas pala siya, elevation niya nasa 1,565 meters above sea level. Malamig na yan sa taas. Malamig niya kasi mataas pero mainit pa rin yung singaw ni Mount Bulusan kasi active po siya. Pang-apat siya na active na volcano sa Pilipinas. No? Totally sa ngayon nasa kwan siya nga sa... Lamig. Malamig. Totally ngayon nasa alert level 1 siya. Kaya suspended yung lahat yung mga mountaineering. Ito muna. Nasa alert level pala yung magbulusan ngayon. Yung protected area pala, yung protected area may 5 munisipyo na nangangalagay sa kanya. O nasa sakupan, protected area. Ito po
Pulusan, parang by kerosene, upan, kasiguran in Barcelona. Ah, sabi nga pala no? Pag mapapansin nyo, kung nakatingin ng kerosene, mas marami po yung hot spring, di ba? Kasi nandun po siya sa paanan ni Mount Pulusan. Ito, ito pa rin yung naglalabasa na ito, hot spring. Dito dito. Ikumpara mo dito sa amin, mas malayo. Karamihan naman dito sa amin, mga cold spring. Lake. Hot spring din pala po dito sa Erosin, bandang Erosina. Kasi mas malapit si Erosin sa Mount Bulusan. Okay. No? Kasi si Erosin yung caldera wall ni Mount Bulusan. Kaya karamihan doon hot spring, dito naman sa amin mga cold spring kasi mas malayo na kami kay Mount Bulusan. Nasa 8.7 kilometers. Pero bakit? Mount Bulusan, di ba? Dapat Erosin kasi Erosin. Kasi, bakit hindi Huban? Dito si Huban, kasiguran, kasiguran. Kasi si Bulusan yung mother town. Okay. Yun, mga dalawang barangay na ibong tinayan, yan, mga kwan lang yun dati, mga barangay niya lang yung Arab. Pero napag-iwanan na si Bulusan, mas asinsado na si Erosin. Totally. Class B yata si Erosin. Pero na paano ba nag-concert ba ganyan si Erosin? Opo, class B si Erosin. Ito yung like sabi ko eh, mami. Ibinigay niya para makulang angkat kami doon. Gusto niyo magkaya kayo, pwede kayo daw 100 pesos daw. Dalawa na kayo. Paso ayoko kasi dito pa lang daw, malalim na. Kampas tao. Natakot ako. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. May life vest naman, pero ayoko. Ito kasi yung tubig kasi nabirde siguro dahil nga lungot daw at saka yung reflection ng mga puno. Sa kanya. Ano, ganito. Kasi minsan, hanggang sa Mindanao, mayroon siya ng project, brother. Kasi kakuha niya, di ba si Jok, no? Kaya sa mas bati ngayon, meron eh. Siya, mo. Kasi ikaw niya si Jok, no? Yung anak niya, parang kasawa ng anak niya, Jok, no? Sa ano ba? Anak? Apo, sa kanya si Jok, no? Di ba sa, parang nagma-issue yun dati. Sa budgeting. Ano ganun or saan ako dito? Hanggang kung kami dito sa taas, hanggang pa. Ano, aakit naman kami dito. Ayan, lalakabakit kami. Tulit kami ni Kuya. Ano pangalan mo, Kuya? Kuya Alvin. Alvin? Kuya Alvin ang aming tour guide. Kuya Alvin. Kuya Alvin. Welcome po sa trekking around the lake. Ang panito nasa 2.8 kilometers. Ang layo to. Sementado niya lahat to, no? Kasi dati rough road. Yung banda rough road. Isa rin to sa Binabela City. Ah, okay. Ito yung mayroon to, dalawang klase, mayroong ratan maliit, may malaki. Yan yung ginagawang arnes. Ay, yung malaki po yun. Oo. Pero kalimita, upuan. Oo, yan, oo. Tsaka yung pangtali. Kinakayas yan. Pangtali sa bubong. Galing, ano? Makati yan. Ay, ano yan. Ito yung naman, mga giant pearl. Ito pili. Pero na pili. Ito sa Nara. Ah, Nara. Ayan. Nara yung pili. Kanto rito. Ako pala ng puro ng Nara. Ano, malaki yan. Sabi ko naman, no. Ito yung pili, malit pa. Malit pa siya. Dinevelop talaga siya na ano. Kasi, para diba, maggawin tourist spot. Mayroon din mamatatanda na gusto na mga gusto pala mag-iwan doon. Kasi dati noon, yung matatanda na iwan doon. Oho, hindi makaakyat. Kasi yung daan niya. Tama. Yan, dati daw pala ito rapro. Ngayon, ginawa na siyang bato. Semento, para nga naman matatanda na gustong mag-ikot-ikot, makakalakad ng ayos. Dati kasi rough road daw siya. Buti. Paano fishing? Ah, ano, napaka ano dito. Napaka fresh dito ng mamasyal. Kasi mapuno, hindi masyadong mainit. Kaya ano, tapos ganyan nyo naman, tabi pa ng lake. Kaya ano talaga. Ang sarap. Pwede daw mag-fishing kung may dala kang fishing rod. Free daw yung fish. Tapos may mga cottage din daw doon na maliliit. Pwede kayong magduto. Kasi wala kami dalang fishing rod. Kaya hindi kami makakapag. Mingwit.
Kabidyo ko. Gigilid lang ako din eh. Ayan ang kasi delikado oh. Kaya hindi kayo pwedeng linga-linga. Delikado, pwede kang ano, mahulog. Ay, ang ganda rin dito oh. Ayun oh, pwede kang bumaba doon. Chupi-chup ka doon. Maganda kami nakasulat doon oh, I love bus Busan Lake. Oo, tinan mo nga. May, kailangan siguro harang. Gawa nila ng harang. Ah, ang laki ng punong ito. Ano? Talong ako yun, kuya. Red lawaan po yun. Alawa. Isang oras siya ng hardwood. Oo. Buti na, sinama natin ni kuya. Oo. Nabubulak na lang siya. Tapos nalaman natin yung mga ano. Hindi ba naman, natutumba, hinahayaan na lang po yun na mabulok. Hindi siya nila lagi o bawal. Bawal. Ilang taon na kayo dito, kuya, ano? Guys, oh. Mamak pa lang kanong gawa niya pala. Matagal-tagal so, na rin. Kasi kabubukas pa lang ano. Pandemic. Pero no, meron na rin dito. Tapos, no, kasi may natin ang gilid eh. Tapos nagkaroon ng apatre. Mamahulog ka, kakabidyo. Isa kami sa latrine. Para mag-serve. Way din daw to, papuntang Hangin Bridge. Ah, ito. Oo, ito yung dating Hangin Bridge na ano, hindi na siya active ngayon kasi nga. Para kanya naglalakad sa duyan. Nakakahilo. Oh, baka tumama ka nito, bonus ka dyan. Ayun nga eh. Buwan ka nga. Oo nga, hindi naman ito guguho, no? Gumuho lang mundo ito, hindi. Ay, oo nga. Oo, tingnan nyo. Parang ito. Ang galing nga. Oo, tingnan. Careful. Oh, may tawa. Kasi medyo... Kable. Ang laking kable. Kable ng mga trabahador yata yung dumaan dito kanina. Papa, no? Nakasalubong namin. Mm-hmm. Ginagawa. Mm-hmm. Ah, yun. Galing ka. Ang ganda, no? Ah, ito rin pala yung kunsa pa rin to sa ano. Kakapagod yan na ka rin. Kaya medyo shortcut yan. Ang haba. Ano po yan? Para saan po yung kable? Ito. Sa Hangin Bridge. Ah, sa Hangin Bridge para... na talaga. Ito. Ah, para mas matibay, no? Yung gusto dumaan dyan, yung gusto dito. Kasi nakakahilo. Oh, kasi magalaw lang siya. Pero mas thrill yan. Oo, mas thrill nga. Okay. Pero maganda rin lagyan ng zipline, no? Pupunta doon. Kasi yung zipline kasi yung matagal na marami nag-request para dito yun. Oo. Kasi yung kaso, ay yung pumalit ng GNR. Oo. Okay. Marami daw kaya ang matatanggal o mapuputol. Oo, so, opo. Mm-hmm. Eh, ito lang dito. Dito yung tama. Mga anong yun yung matatapos? Totally, 1 year na ang kano. Matagal pa yan, siguro. Lalagpay, saglit lang yan. Lalagpay niya. Pag yan nakagagang poste yan. Lalagyan pa niya ng net. Kaya lang manumanang. Oo, mga net. Ah, ito oh. Yan, eh, bagong ginagawang hangin bridge. Akala ko doon lang ang... Ano, layo pala, no? Layo then, pala. Layo rin. Ito yung naputol ng bagyo. Ito siya. Ano pong puno ito? Kaya siya, lawaan tree po yan. Lawaan. Isang oras siya ng hardwood. Sabi puno na. Natal yung natal na ako ng sabli. Ah, oo. Kasi puno, mabubulok nga talaga siya. Eto po, ano po ito dati? Ito yung dressing room. Kasi nung araw pwede inaalag. Pwede mag-swimming. Araw inaalag pa dito mag-swimming. Oho. Tapos ngayon, hindi na siya pwede swimming yan. Oho. Bakit ha? Parang delikado rin kasi. May lason po ba yan? Ha? May lason? Wala naman. Totally marami na maputik na siya. Yung kulay ng tubig. Once na nalunod ka, di ka basta makita. Kasi madilim. Siguro sa reflection na rin din ng ano, lumot mga puno yan. At saka lumot. Ganda, no? Ang presko, no? Pwede maglagay dito ng mga duyan-duyan. Pero mga kasi dito, ma'am, pag inopin na to, yung gusto nyo, pag may baon, pwede nyo mag-picnic o magkain. Mm-hmm. Ah, ito, kaya yung cottage nila, o. Oh. May bangka. Ay, cool pala. Sarap talaga pag sa kakita ka ng mga lake eh, sa tubig. Ah, ito private. Nakaka-refresh. Ano private. Pang-fishing yata yun. O, di yun, Ar. Ito, may cottage nila ako dito. Ng mga materyales may CR din dito. Ito ko yan, ang kahoy to. Hindi ko kapisado yun. Hindi ba yan dragon fruit? Ah, hindi yung... Kinakain ba yan? Granada?
Hindi. Parang kasi kapamilya siya ng batuan. Hindi siya kinakain. Ataw yung puno. Sinadya po ba itong itumba? O talaga? Ano po yan, ma'am? Natumba siya. Natumba siyang kusa. Ang haba pala ng hanging bridge na ho, meron pa doon, no? Oh, ikutin yan. Ito yung luma. Luma na ho. Ito yung bago. Ay, oo nga na. Ah, okay. Ito yung CR, no? CR. Ito pong CR. Mm. Ayun na yung bago. Oh. Bago na siya. Pamang, alam mo. Apaka na. Andito, oh. Tapos, lalagyan pa siya ng knit. Paikot. Mm-hmm. Hanggang doon parang yan, ikot din ho yan. Paikot pa pala. Ah, okay. Oh. Ito lang pala yun. Mm-hmm. Mm-hmm. Eto, o, pwede ka dito mag, ano. Dapat dito pwede kasali. Pwede rin naman, gawin siyang, ano. Ito yung dancing pavilion. Pwede ka rin dito mag-photoshoot ng, ano. Pag ilang pinato, minsan nagkong kasali ito mag-photoshoot sa wedding. Opo, yun sa wedding. Ayan, dito kami, kanina doon kami, umikot lang kami ng konti. Kaso malayo pang iikutan, kaya nga dito lang kami. Abutin pa kami ng, ano. Iikot pa tayo yung... Malayo daw. Malayo pa. Ayun o, tamo. Pag ganun pa eh. Temperature. Anong lake? Dagat naman. Oo, dagat. Minsan may mga kanyang meron din. Dito pwede rin mag-fishing sa banda rito, ha? Apo, sabi ka nga. Ayun. Kasi minsan hindi rin maiwasan na yung mamatay din ang mga isda. Pag nakawala sa dingwit o nakawala sa lambat. Opo. Nasa mamatay din sila po sa... Pero mayroon naman dito yung ibon na kumukuha. Ay, may mama mayroon din dito. O, oh, ayun. Ay, sabihin, pag dumerto pa tayo dito, ganyan ah. Apa. Oo, yan. Ah, ito na po ang dadaanan, paikot. Apa. O, oh, pataas ng pataas. Oh. Ito naman, yun, picture lang. Oo. Oh. Oh, pahinga. Oh, ito. Fishing area, dito yung mga, fishing dito sila po. Mm-hmm. Dito pala masarap mag-fishing. Nadala ka lang ng ano, tent. Saka ihewan. Dala ka ng uling. Oo, oo. Kanin. Ihawin mo lang. Tama, ano. Tuyo, saka suko, tuyo. Kalamansi. Kalamansi, ayos na. Fresh na fresh pa, ano. Ay, kung ano. Kaya dito na mailag mag-fishing mga foreigner. Ayun, hmm. Natingnan nyo. Yung foreigner so, naman pagkakaulit, ito talagang pinapakawalan ulit nila yan. Papalibutan siya ng bundok. Ito, pakawalan siya pagkakaulit. Ayun na kainin. Pwede kayo mag-fishing daw dito, to. Ito, maganda dito. Yung mga cottage nila. May mga rabo din dito. Free daw ang fishing, ha? Ito na ang bayan ng Irusin. Ah, yun. Daming tiyangge. Oo, oh, ito na. Oh, ano ba dito? Ah, parang ano pinaka-city nila. Bayan nila, bayan. O ito, palingke. Ayan, may anong meron dito? Irusin. Irusin. Bancheto. Bancheto. Magpipiesta ba dito? Ano si Bancheto? Ayan, may palengke. Ayan po. Galing na kami dito sa Erosin, pero itong palengke na ito, hindi namin ito nadaan. Kailangan mo lang, aba, mga bargain. Ay, ano pa na? Cheto lang, UK. Mga UK, oh, ayan, oh. 80 pesos, UK, 80 UK. Pesos lang, oh. Yan. May mga t-shirt, 50, dalawa, 150. Sambal labas, kaliwa kanan. Tingnan natin yung ano. Parang kaliwa. Municipal. Parang. Municipal, ano. Excuse, ano? Mabasa. Malabas pala. Malamang. Ano pala ang palengke nila? Ito. Galing doon sa kabilang bundok. Sa ano na yun. Mataas na yun. Doon kami galing. Ngayon, ito na kami. Nakalabas na kami ng Erosin. Mas ano pala dito. Mas malapit kapag babalik na kayo dito kaysa may Erosin dadaan.
Tapos dire-diretso na po. Itong highway na to, dire-diretso na pa. Source ako. Ayan na. Nag-auto. Are you happy? Ako driver. Natanong muna ako.